Hey guys, welcome back again to my channel. So, this video is about Ford territory. Okay, nalilito ko, saan ako titingin sa camera. So yun, so nakita ko sa Ford territory Facebook page Philippines na marami po nagtatanong how does this feature works o kung paano po papapaganahin itong feature ni Ford territory. So, naisip ko, i-compile ko yung mga questions ninyo and gumawa ako ng isang video para mas madali and kumbaga one stop na lang po yung papanood. So ito. Okay, number one question. Unahin natin si wireless charging dahil yan po ang ultimong number one na babasa ko na maraming questions. So, first po, bago po natin make sure lang po na ang ating mga telepono or ating cellphone is compatible po siya sa wireless. Ayan. Kikita niyo yung parang lightning na signal, na sign na yan po yung sa wireless. Ngayon, paano niyo po siya i-on? Kasi naka-off po siya minsan eh. So, ito lang po. Madali lang po siya. Okay, so ito po ang step para paganahin ang wireless charging ng territory. First po, click natin ang settings. Makikita niyo po rito yung vehicle settings, Bluetooth settings, Apple CarPlay, and so on and so forth. So, click niyo po yung si vehicle settings. Now, may makikita po kayong apat na option. Click niyo po ang body settings. Yan, makikita niyo po siya. May follow me home, courtesy lamp. Baba lang po ninyo ang konti. Ayan. Naka-off yung wireless charge. So, on lang po natin. Sample po. This is ito. Tatry natin. Kung gagana siya. Ayan, kita niyo guys. Nag-charge po ang aking cellphone. Yeah, nag-charge siya. Ulit. Kita niyo po yung battery, di ba yan? Tinan mo, gigreen siya. Ayan. Ibig sabihin po niyan, nagka-charge na. Easy lang, di ba? Super easy. Okay. So, ang isa pa pong question, kadalasan po nagpupuntang client sa amin, paano daw po paganahin itong panoramic moonroof? Okay. Ito po yung kanyang mga selectable. I don't know yung mga pipindutin. So, ayan siya. Ito po, click nyo lang po ito, itong bilog na yan, yan. May makikita po yung arrow papunta doon sa likod, ay yung back at saka yung front. Click nyo lang po siya pag ganito. Ay, baliktad. Papunta po sa left side. Yan. Once na po kiklik, yan po, nag-open na ang ating panoramic. Yung parang curtain lang po muna yung mabubuksan hanggang doon po siya sa dulo. Ngayon, sa laman po, kiklik nyo lang po ito. Long press nyo lang po, makikita nyo po yan. Ayan! Wow. Pero hanggang dyan lang po yan sa gitna. Hindi na po pwede extend yan. Pag gusto nyo po ibalik, ibalik natin kasi maingay. Ayan! Nilalong press ko lang po. Ayan. So, ganyan na po siya pag nakalock. Pagka yung sa panoramic ay sa naman po sa shade, pagbabalik lang po siya the other side po. Ganun lang po. Ayan, bumabalik na ng kusa. Actually, long press lang po siya. Huwag niyo po siyang bibitawan yung kamay niyo po. Ayan. Pero dandahan lang para hindi naman mali. Ayan. Pag hindi na po siya nagpa-fang, nag-maandar, ibig sabihin, close na po. Wow! Dito naman po tayo ngayon sa yung Apple CarPlay po. So, how does this work or paano po siya paganahin? Meron po dito, ito yung sa cellphone. Ito yung si iPhone. Sabi niya, if your car supports wireless CarPlay, press and hold the voice control button on your steering wheel to start CarPlay setup. Para po paganahin, wait lang. So, para paganahin po yung ating Apple CarPlay, wireless po ito. Ito po. Click niyo po muna yan. Tapos, ito po. Tapos, add lang po kayo ng device. Yan. If you're using Apple CarPlay, the selected vehicle data will be sent to your phone. Yes. So, kailangan pa naka-on yung Bluetooth. So, yung cellphone, naka-on na po ba to? Yes, naka-on na yung Bluetooth. Ayan. Makikita niyo po si Ford Territory.
click lang po natin. Pairing request, ayan. Pair. Allow. Use CarPlay. Ayan, yung cellphone ko. Oh my gosh. So, ayan. Play tayo ng music. Blackpink. Wait. Ano ba to? Next. Try natin. This is also a control ng volume. But I have to turn off the video kasi parang hindi tayo ma-copyright or ma-ano kay YouTube. Balik ka dito. Ito po yung makikita ninyo na ang makikita lang po yan, like yung zoom, waist. So waist try natin. Oh, so kailangan sa cellphone ka para mag-waist. Ah, pwede. Oh my gosh. Wow. So let's say O, kunwari ito. Punta tayo ng Las Casas. Example lang. Ayan. In 200 meters. Oh! Oh my God! Wait lang. Anyways, so ayan. Ayan na siya. So, turn off na natin. So, pag in-off niya siya, si Waze automatic din mag-off siya. Balik tayo dito. So, I have a lot of music here. So, tingnan natin. Ito yung mga pentugtug kanina. Ano pa bang pwede paglaro? WhatsApp, Zoom. Pwede ka rin mag-dial yan. Kunwari, contacts. Try natin tawagan si ano. Yung kapatid ko. Oh! Ayan natin naman sa cellphone ko. Same lang. Bongga! Wow! So, pag gusto niyo yung volume, dito lang po. Sorry, she's walking right now. So, hindi siya sasagot sa tawag. Oh, di ba pinatayang tayo? Ayan. Okay. I-disconnect natin siya. Madali lang po. Dito ko lang. Okay, cool girl. Go home. Charot. Okay. Uwi na agad din, oh. So, ito na po. Punta po tayo dito sa settings. Tapos, pag in-off nyo po siya, paano ba siya i-off? Wait lang. Forget this car! Oh my God. Ayoko po kayong kalimutan. Forget. Ayan. Tapos, pagkain mo wala sa tanggalin sa history. Ayan. Delete. Yes. Ayan na! Wala na! Okay, deleted na siya. Next. Okay, so ang next topic is yung 360 degree camera. May question doon na, nare-record po ba ito? Pag yung mag-reverse or ano, hindi po nare-record. It's just a camera. Kung gusto nyo po mare-record, another, ano po yun? Yun yung tatawag na dashboard camera. So, let's try. Ilagay natin siya sa reverse. I'm press ko yung paa ko dito sa brake. Lagay nyo lang po siya sa reverse. Yan. Ayan po ang lalabas. Para kung drive, ito po. Yan siya. So, ganyan po ang 360 degree camera. Automatic po siya gagana pag nasa drive. Lalo na po, especially, napasin ko po pag nag-stop kami ng client ko during test drive. Nasa stoplight kami. Nasa drive siya. Automatic na go on po yung 360 degree camera. Bali yung camera po niya, meron po sa front, sa rear, at saka sa under po ng dalawang side mirror. Tapos, pag ilalagay niyo po siya sa park, ayan. Bike po siya sa normal. Kung gusto niyo naman po, ito, wait lang.
This is quad view kasi. Ayan. Oh, ito, Roy. Hmm. Wow! Ayan. Yung sa Android Auto pala, kailangan mo ng wire. Kailangan mo ng wire yung ginagamit yung pang-charge ng phone yun. Kailangan siya, hindi siya wireless. Ay, ito, nahanap ko na guys, wait lang. Sorry, ito. Off pala yan ng screen. Yung pinindot ko. Pag gusto mo i-on, ito lang. Click mo to. Ah, diba? Naka-on na siya. Hindi pa gagana ang ating 360 degree pag naka-park po siya. So, try natin ngayon ang drive. Try natin ang mandar. Oh! Yan, may makita kayong green, yellow, red. Yan yung indicator kung malapit na babangga. Pag may nagtumunog na, ayun na. Neutral. Yan, ganyan ang lalabas at sa drive. Ayan, automatic po yan siya. Nakikita nyo po, may malapit kasi sa atin. So, try tayo mag-reverse. Under lang tayo konti. Hindi siya gagana kasi naka-off. Siya. Ngayon, try natin mag-drive forward. Ayan siya. Brake lang po inapakan ko. Hindi pa ako maapak sa accelerator. Kasi masyadong malakas pong response ito. Ayan. Pagtay sa dati natin pwesto. Ayan. So, that's it. Gagana lang po siya sa... Ayan. Pinark yung brake ko na. Gagana lang po yung ating tawag dito, 360 camera pag nasa neutral or drive po. Pagka naka-parking brake na po or nalakagay na siya sa park, hindi na po siya gagana. Yun po yung na-check ko. And, meron pa po isang question yung auto brake hold. Hindi ko po siya matatry ngayon, pero during po ng test drive namin ng client, kahit po nasa stoplight, hindi nyo na po kailangan mag-park itong parking brake or kahit po nasa drive yan. To hold brake naman po, kahit naka-ingansa po yung drive natin, nandito po siya sa drive, basta po naka-click po ito, press nyo lang po ito during stoplight po or nasa ano kayo, kung nakalimutan nyo po, hindi, para hindi po kayo lagi nakaapak sa brake, press nyo lang po siya. Then, pag nag-go na po, example yung sa stoplight ha, pag nag-green na po, nag-go na, hindi nyo na po kailangan itong i-press si auto hold para mag-stop siya. Automatic po siyang hindi gagana pagka numandar na kayo or nasa drive na. Ayan! Natapos na ang ating mini-tutorial. Ayan, so natapos na yung ating tutorial sa phone territory. Konti lang siya, parang 5 lang na features. Actually, mayroon akong tatag dito, script. Ayan, para naman ko makalimutan. So, that's it. Maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo sa ating this vlog. Sana may natutunan po kayo and ma-apply niyo po ito sa inyong mga new territory, yung mga new owners po dyan. And, ayun lang po. Maraming salamat po. And, please keep on watching and subscribe lang po kayo. Click nyo na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa aming mga new videos. Bye-bye!